Hi guys, magandang araw. So ngayong araw, nandito ako ngayon sa Pooktang Lawan. So nag-camping kami. Bali yung camping namin is 2 nights and 3 days. So ito yung unang araw namin, nakapag-set up na rin kami ng tent namin. Medyo makalimlim lang yung panahon. So yan, libutin ko muna kayo. So meron silang ditong isang kubo na A-type, tsaka yung isa yung malaki, pang family. So hanggang 10 katao yung pang family nila, tapos yung isa may second floor. So yun, hanggang 20 na katao. So dito kami nag-setup ng tent sa may merong simento. Dapat tatayuan din daw yun ng A-shape na tent, na kubo. So ito yung setup namin. Meron kaming nilagay na harang na net. So, para lagusan lang yung hangin. So, para may privacy na rin kami. So, yung Pooktang Lawan is tabing kalsada siya. Na gated siya. So, okay naman dito. So, mabait yung may-ari niya. Tapos, mura pa siya. So, yung lalakarin na lang namin yung papunta sa Riverside. So, ayan. Umulan na nga at so yung isang buong araw namin eh malamang nakatambay lang kami dito sa tent. So sana bukas eh umaraw. So ayan, kasama namin si Bella today and ayan, binibihisan siya ng damit. So far, okay naman dito sa pinagstayan namin. So dito, very approachable sila. So, tinanong nila kami kung kumidala ba kaming gamit or something. Sabi ko, kumpleto naman kami hanggang sa meron din kaming pang-ilaw hanggang sa gabi. Kasi, yung ilaw nila dito is solar operated. So, ayan. Gabi na nga at naghahanda na ako ng pang-dinner namin. So, nagsaing muna ako ng rice. And then, yung natira namin kaning kanina na lunch is gagawin ko na lang fried rice. Tsaka, marami akong dalang adobo. So, hanggang dinner na namin yun. And, hindi ko lang nahuwanan yung CR nila. Sobrang linis ng CR nila. So, bali yung CR nila is 3 cubicle. Although, magkasama na yung shower at saka yung pinaka bowl nila. So, sobrang linis. Tapos, ang lakas ng tubig nila rito. So, friendly naman yung mga tauhan dito. So, yung may-ari ng Pooktang Lawan is weekends lang sila nagpupunta rito. So, strictly na by booking po sila rito. Hindi po sila tumatanggap ng walk-in. Kaya, thank you po sa management ng buong Pooktang Lawan. So, malinis pa yung area nyo. And, pahihiramin pa kayo ng gamit except lang dun sa gasol. And, kung wala kayong mga dalang kaldero na iwanan nyo, mga utensil, pahihiramin nila kayo. So, ayan. Panoorin nyo na lang po yung video namin ngayon. Maraming salamat.
Bella. Good morning. Napakasaya ng araw namin kasi kinabukasan umaraw na. So okay naman yung pagtulog namin nung gabi. So medyo may dumadaan din pala dun sa pinagtayuan namin ng tent sa likuran ng mga sasakyan. So yun yung way na papuntang Tagpuan. So yun yung mga nirerentahan ng mga ATV. So ito na nga, hanggang lunch nagluto na ako kasi maliligo kami niyan sa tabing ilog after niyan. So Tanglawan is sobrang okay siya kasi may mga katabi silang mga tindahan na nagtitinda na lahat, as in yelo, bigas, mga processed food like tocino, mga gulay. So kahit pala makaiwan kayo ng mga or kinulang kayo sa pagkain, okay din pala dito magstay. So yung Pook Tanglawan is nasa sakop siya ng Barangay Kayabo. Malay, marunong mo yung aso. Marunong ang aso, marunong mo yan. Ang timan, marunong mo yan. Dali mo siya dun sa baba. Ayaw na niya, no? Ha ha ha.
walang magandang monitoring ang ating barangay sa bawat sitio at ang kapitan mismo ay hindi naman nagdadala ang sitio, paano niya malalaman yung mga problema sa kanyang nasasakupan? Amen? Oh. Eh hindi niya nakikipagdalaro sa anong organization. So sabihin na natin, araw-araw nasa opisina, lahat ba ng problema na bumuhon sa reka? Ang mabigat pa yan, pag may problema, mataaway, tapagawang isang konsitorin sa pulis, tatalingin ng pulis, ang problema ng barangay yan, hindi kumapos namin sa barangay tayo.